Good day, class! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang different terminologies na ginagamit sa accounting. But since nasa fundamental pa lang tayo, yung mga basic lang muna ang ating i-discuss or yung mga common na ginagamit natin sa ating lessons. And then, i-expand na lang at papalalimin pagdating nyo sa higher accounting. So, isa-isahin natin ang types of accounting. Ang financial statements ay mayroong balance sheet accounts at income statement accounts. So, under the balance sheet, meron tayong assets, liabilities, at owner's equity. And under the income statement, meron tayong revenue and expenses. But this time, ang ating i-discuss muna ay ang balance sheet accounts. Ang video na to ay mayroong part 2. So, dun sa part 2, itong income statement ang ating i-discuss naman. Now, dito muna tayo sa assets. Ano ba yung assets? List of things that a company owns that have value. This usually means that they can be sold or used by the company to make products that can be sold or provide services that can be offered. So, pag sinabi nating assets, ito yung mga pag-aari ng business na mayroong monetary value o halaga na nakapangalan sa company. So, gaya halimbawa ng mga properties, rights, cash, or cash equivalents, yung mga pautang, yung mga paninda, and iba pang mga belongings ni business. Ang assets ay maaaring ibenta, pwede rin ipagbili o ipangbayad. O kaya naman ay gamitin ng kumpanya sa kanyang operation ng negosyo niya. Ano? So, gaya mo, diba? Meron kang mga ari-arian. So, yung mga assets na yun ang mga assets mo. Okay? But then, ang assets ay nahahati sa dalawang categories. So, ang una ay ang current assets and yung pangalawa ay ang fixed assets or non-current assets. Ang non-current assets, pwede rin itong tawaging fixed assets. So, ano muna yung current assets? Current assets are short-term assets that are easily converted into cash and utilized to meet immediate obligations. Examples are accounts receivable, inventories, and others. Ang current asset daw ay ang mga assets na madaling i-convert sa cash within a year or within 1 year. Bakit 1 year? Kasi ang normal operating cycle ng business ay 1 taon. Kaya tandaan nyo, class, ang current assets ay pera at yung mga magiging pera sa loob ng 1 taon. Halimbawa nito ay yung mga pera ng business, yung mga pautang niya, yung mga paninda, and so on. Ano naman yung fixed asset or non-current assets? Ang non-current assets are long-term assets with a useful life of more than 1 year. For example, land, buildings, equipment, and others. So, ang mga non-current assets naman, ito yung mga ari-arian ng kumpanya na convertible sa cash for more than a year. Kaya mas matagal ito bago ma-convert sa cash. Hindi kagaya ng current assets na pera na siya within a year. So, ang fixed asset din ay ginagamit ng company sa pag-ooperate ng kanyang business. At hindi ito intended for sales. Okay? So, isa-isahin natin ang current assets. Una ay ang cash and cash equivalents. Ito yung asset accounts on a balance sheet represent paper, currency, and coins, negotiable money orders, checks,
bank balances, and short-term government securities that can be used to pay a company's short-term debt. In accounting, hindi lamang yung bills o yung barya ang tinatawag nating cash. Pwede rin sabihin cash yung balance ng business sa banko, yung mga money orders, yung mga nai-issue sa business na cheque. Yun ay considered as cash. So, gagamitin mo lang ang account title na cash kapag meron kang na-receive na pera. O kaya, meron kang binili na iyong binayaran or kung meron kang binayarang utang. Maliwanag? So, ano ba yung cash equivalents? Ang cash equivalents, ito naman yung mga short-term investment ng business na convertible into cash within 1 year. So, ang business kasi class ay pwedeng maglabas ng funds for investment. Basta hindi siya personal investment. For example, pwede siyang bumili ng stocks o kaya naman ay pumasok sa trading ng foreign exchange. Basta any business na for short term. Okay? Next is accounts receivable. A demand for payment made against a debtor, usually for goods or services that have already been rendered. So, ang accounts receivable, ito naman ay ang lahat ng pautang ni business. Kapag nakita mo sa transaction na may salitang on credit o kaya on account, ibig sabihin ay hindi nagbayad ng cash si customer. Considered as current asset ang accounts receivable kasi magbabayad naman agad si customer. Kasi yun yung kanilang agreement. Okay? So for example, nagtrabaho si business kay customer pero hindi ito binayaran. Inutang ni customer ang service ni business kaya ire-record ito ni business as accounts receivable. Next, notes receivable. Ang notes receivable daw are written promises that a person or business will pay a certain amount on a certain date or when asked to do so. It is almost the same with accounts receivable. Collectibles or pautang rin ng business, pero ang kaibahan lang, nagbibigay ng promissory note si customer. Ano ba yung promissory note class? Ang promissory notes ay ang written promise to pay. Example na nakalagay dito ay yung halimbawa, ako si Juana de la Cruz ay nangangakong magbabayad kay Pedra Karigma ng halagang 1,000,000 piso sa November 24, 2022. Ganun, okay? Next. Prepaid expenses. Prepaid expenses are those that have already been paid for in advance, such as rent or insurance. Prepaid expenses are first recognized as an asset on the balance sheet, and as the asset's benefits are realized over time, the corresponding amount is recorded as an expense. So, ang prepaid expense, di ba kapag merong pre, ibig sabihin, ito ay advance. Kaya pag sinabi nating prepaid, ito ay binayaran in advance. Eh bakit ma'am, expense ay nasa assets? Kasi ang prepaid expense ay asset pa rin kasi ito ay hindi pa nagagamit. Expense na binayaran in advance, kaya prepaid expense. So, habang ito ay, kapag ito ay nagamit na, I mean, ito ay tatawagin na nating expense. Or kaya, kung ito ay prepaid supplies, magiging siyang supplies expense pag nagamit na. Okay? So, for example, ngayon ay September. Nagbayad si business ng renta ng office for 3 months na October, November, and December.
So, ang tawag sa advance na ito ay prepaid expense. O kaya, prepaid rent. Kasi renta. Naglagay ka ng advance sa renta. Again, class, kaya prepaid kasi hindi mo pa nagagamit ang binayaran mong renta. Next is merchandise inventory. Ano ba yung merchandise inventory? Merchandise inventory refers to the value of products in stock, whether they are finished goods or raw materials that are meant to be sold to creditors. Consider it a holding account for inventory that is likely to be sold in the near future. So, ito raw yung mga paninda ng kumpanya. Typically, merong 3 stages ng production ng inventory. These are raw goods, in-process goods, and finished goods. Ano ba yung raw goods? Ito yung mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng products. Let's say, gumagawa ka ng beauty soap, beauty bar soap. Yung salt, yung lye, stearic acid, sodium stearate, scents. Yun yung tinatawag nating raw materials o yung ingredients para sa paggawa ng sabon. Then, in-process goods. Ano naman yung in-process goods? Ito naman yung goods na nasa stage na siya ng pagpaprocess o yung pagbubuo ng products. So, sa example natin, yung mixing ng raw materials ng sabon, yung mga ingredients, ang tinatawag nating in-process goods. Next is finished goods. So, kapag natapos na yung process ng pagbubuo ng products, ang tawag sa nabuo ay finished goods. And ready na ito for distribution. Next is supplies. Supplies are current assets that indicate the current cost of supplies on hand. This includes bond papers, ball pens, inks, and others. They are incidental goods that are anticipated to be consumed in the near future. So once used, supplies are converted into an expense. Okay? So, ito yung ang supplies daw, ito yung mga office supplies na ginagamit ng business for operation. Gaya halimbawa ng bond paper, ball pens, staplers, pencil, pins, and so on. But please take note, class, hindi ito yung raw materials na ginagamit para mabuo ang products, no. Ito ay yung supplies na ginagamit sa operation ng business, just like bond papers, the ball pens, and so on. Para siyang school supplies. Okay? Next is non-current assets or fixed assets. Property, plant, and equipment. Ito yung mga fixed assets or non-current assets ng kumpanya na ginagamit sa business operation at hindi ito binili para ibenta. Ang example nito ay furniture and fixture. So, ito yung mga sofa, tables, chairs, cabinets, and so on. Anong pagkakaiba ng furniture and fixture? Ang furniture, ito ay movable. So, pwede mo itong ilipat from one direction to another. So, ang fixture, ito ay hindi movable. Naka-fix, kaya nga tinawag na fixtures. So, ang example nito ay yung ceiling fans, mga pintuan, fences, floorings, and so on. Sa transaction naman, class, ay lagi magkasama yung dalawa. Kaya, if ever na may na-encounter kayo na transaction na bumili ng mga ganito, ng sofa, ng cabinets, furniture and fixture ang gagamitin yung account title. Okay? Ayan. Next is equipment. Halimbawa naman ito ay ang computers, photocopying machine,
air conditioner, hand tools, and others na ginagamit ng kumpanya sa operation ng business. Next is land. So, ito yung pag-aaring lupain ng business. Dito nakatayo or nakalagay yung building at iba pang structures ng company. Next is the building. As in building structure na pag-aari ng kumpanya. Next is machinery. Ito yung mga makinarya na ginagamit sa pagbubuo ng produkto para mapabilis ang proseso. Next is service vehicle. Ginagamit ng kumpanya as transportation service. For example, may business transaction ng managers o kahit sinong employees. So, ito yung kanilang ginagamit na service. Intangible assets. Intangible assets have no physical form but can be used to gain advantages and properly quantify their cost. Examples are brand name, franchise rights, trademarks, lease rights, licenses, goodwill, patents, copyright. So, ito yung mga assets ng business na hindi nahahawakan. So, for example, yung food chain na McDonald's. Ang brand name nito ay McDonald's. Yung word na McDo, yun ang kanilang trademark. Nag-o-offer din sila ng franchise sa public na nagbibigay naman ng franchise rights sa kanilang mga franchises. Itong mga to, yung kanilang mga intangible assets na hindi pwedeng gayahin ng kahit na sino kasi patented yung mga to. Next is, so contra-asset accounts. First, allowance for bad debts. Ang allowance for bad debts ay ang amount estimated to be uncollectible within the accounting cycle or period. So, ang allowance for bad debts ay ma-encounter pa natin pagdating sa step 5 ng accounting cycle. So, you can disregard muna ito kung kayo ay nasa journalizing pa lang. Then, balikan nyo na lang pagdating nyo sa adjusting journal entries. Okay? Ang allowance for bad debts ay ang halagang ibinabawas sa accounts receivable. For example, si business ay maraming pautang. Pero, hindi naman lahat ng umutang ay nagbabayad. Kaya kung nafo-force ni business na hindi na mababayaran ni client yung kanyang inutang, nailalagay na niya ito sa account title na allowance for doubtful accounts or allowance for bad debts. Ang allowance for bad debts and allowance for doubtful accounts, pareho lang siya. Ano? So, at dahil nga alam ni business na hindi nababayarang lahat ang utang na naka-reflect sa accounts receivable, nag-aalat ito ng certain percentage para sa mga uncollectible amounts. So normally, nasa 3 to 5% ang kanilang allotment or depende rin sa experience ng company, pwede rin 'yon. Hindi direktang naibabawas ang uncollectible amount sa accounts receivable. Na ilalagay ito sa account title na allowance for bad debts. Kaya ang allowance for bad debts ay ang portion ng accounts receivable na hindi na makokolekta or posibleng hindi na makolekta. Then accumulated depreciation. Ito yung amount of assets cost that had been allocated to depreciation expense since the time the assets were acquired. Ang involved dito ay ang lahat ng fixed asset maliban sa land. Kasi ang value ng land ay hindi bumababa sa paglipas ng panahon. Instead, ito ay nag-a-appraise, tumataas pa siya kahit ito ay gamitin ng gamitin. For example, yung mga fixed asset na kagaya ng building, equipment, furniture and fixtures, ang mga ito ay habang tumatagal, ang paggamit
ay naluluma ito, nasisira, o kaya bumababa yung capacity or yung quality ng performance, kaya bumababa ang mga value nito. O, gaya din to ng inyong cellphone. Habang lumilipas ang time, ang panahon, at tumatagal ang paggamit mo rito, bumababa ang value ng iyong cellphone. So, ang amount ng deterioration na nababawas sa original price ng assets ay ang tinatawag nating depreciation expense. So, class, kagaya ng allowance for bad debts, hindi direktang ibinabawas sa asset ang accumulated depreciation. Ito ay inilalagay under accumulated depreciation account. For example, ang lalagyan mo ng depreciation ay ang equipment. Ang gagawin mong pag-record ay debit, depreciation expense, at credit, accumulated depreciation equipment. So, ganun. Ibig sabihin, kinokontra nito ang kanyang kapartner na asset. So, ang paglalagay ng accumulated depreciation ng asset ay hindi sama-sama. Hindi sama-samang lahat ng assets. Bawat isang asset ay may kanya-kanyang computation ng accumulated depreciation. Okay? Next is liabilities. What is liabilities? Liabilities are the financial obligations of an entity. A liability is the current obligations of an enterprise arising from past transactions or events, the settlement of which is expected to result in the outflow of resources from the firm that carries economic benefits. Ito naman yung mga obligations o yung pagkakautang ng mga business sa creditors na maaaring short terms or long terms. So, gaya ng assets, may two categories din ang liabilities. Okay? These are the two categories of liabilities. The current assets or the current liabilities and the fixed or non-current liabilities. So, ang current liabilities are those that a business expect to be paid off within a year or during its normal business cycle, whichever is longer. They also include business obligations and current obligations, which are debts that are due within a short period of time. Ang current liabilities daw ay ang utang ng kumpanya na dapat bayaran sa loob ng isang taon. So, lahat ng nailalagay sa account na ito ay ang mga short terms liability ni business. Next is the fixed or non-current liabilities. So, ang non-current liabilities or fixed liabilities are long-term obligations that are expected to be settled beyond 1 year. Okay? Katandaan nyo ang fixed liability ay long-term liabilities. So, let us discuss the current liabilities. First is accounts payable. Short-term monetary obligations incurred from purchasing goods, materials, supplies, or services, or engaging in other similar activities in the ordinary course of business. Ito raw yung pagkakautang ng business sa creditors or suppliers na dapat bayaran within the normal accounting cycle. Kapag nabayaran ng negosyo ang kanyang mga pagkakautang, ay inaasahang magkakaroon ito ng mas maraming resources na mapapakinabangan ng kumpanya. Kasi class, diba, kapag ang isang tao o business ay marunong magbayad ng kanyang mga pagkakautang, ay mas maraming magtitiwala dito. Okay? Sana all nagbabayad ng utang, diba? Para everybody is happy. Okay, ganun. Hugot lang. So, ginagamit natin ang accounts payable kapag generic ang transaction. So, let's say, sinabi lang sa transaction na the business purchased on credit. So, walang na-specify kung anong klaseng utang or kanino may utang. So, kapag ganito,
Accounts payable lang ang gagamitin nating accounts title. For example, meron kang business na buy and sell ng RTW. Nag-order ka kay supplier ng iyong panindang damit, pero inutang mo ito dahil meron kang term na 30 days kay supplier para bayaran mo ang goods. Ang tawag sa utang na ito ay accounts payable. Parang kabaligtaran lang ito ng accounts receivable. Diba sa accounts receivable, ang may utang ay ang customer. But pagdating sa accounts payable, si business naman ang may utang sa kanyang creditors. Okay? Notes payable. Liabilities demonstrated by promissory notes and due within 1 year. Kagaya ng accounts payable, ito rin ay pagkakautang ng business kay creditor. Ang kaibahan lang, nagbibigay ng promissory note ang kumpanya sa kanyang pinagkakautangan. So, kabaligtaran naman ito ng notes receivable na nasa asset accounts. Okay? Next is accrued expenses. Accrued expenses are those which are recorded at the time they are incurred even if the payment has not yet been received. So dito sa accrued expenses, ginamit na ng business ang expenses pero hindi pa ito nababayaran. Ang example nito ay yung mga utility bills natin or ng business. Nagamit na natin or ng business ang kuryente, tubig, telepono, pero hindi pa nababayaran. Kasi nga, di ba, may due date usually ang mga utility bills. So, kabaligtaran naman ito ng prepaid expense na nasa asset accounts. Next is interest payable. Interest payable is the interest that has been added to a loan or other financial obligation as of a certain date but has not yet been paid out. Pwede rin tawagin itong accrued interest. Okay? So, ang interest payable, di ba kapag nangungutang tayo sa banko, meron tayong binabayaran na interest. At ang interest na ito ang tinatawag nating interest payable. Salaries payable. Salaries payable is a liability account where unpaid wages and salaries to workers are recorded. So, ito ang pasweldo ng business sa mga empleyado na hindi pa naibibigay. Pwedeng naabutan ng cut-off dates kaya hindi nasasama sa period na covered ng pasweldo. Kaya nai-record ito as salaries payable kasi lalabas itong utang ng business sa empleyado. Utilities payable. Utilities payable is the amount owed to suppliers for electricity, gas, internet connections, telephones, and water. So, ito yung mga services ng tubig, kuryente, internet connections, telephones sa business na hindi pa nababayaran. May mga company, lalo na yung mga big companies, pinaghihiwa-hiwalay nito yung account ng bawat utility expense for the purpose na ma-account nila ng maayos ang gastos nila sa mga utilities na ginagamit. Okay? Next is taxes payable. Tax payable is the amount of taxes a business must pay to the government. Ito naman ang tax na hindi pa nababayaran ng business sa gobyerno. So, every year ay dapat na magbayad ng buwis ang kumpanya kasi ito ay isang compulsory obligation sa ating government. Kapag ikaw ay isang accountant ng kumpanya, dapat updated ang pagbabayad mo ng buwis para maiwasan ng penalty o anumang sanction ng gobyerno. Okay? Next is unearned income or unearned revenue. It is the money that was paid in advance by customers but hasn't been earned yet because the business hasn't delivered the goods or services yet. Any other obligation that is due within a year of the date of the balance sheet.
It is also called an earned revenue. So dito naman, nakatanggap na ng bayad si business mula kay customer pero hindi pa niya nadideliver ang products or service kay customer. Kaya lumalabas na utang pa ito ng business kay customer. Pero yung utang na yon ay hindi pera kundi products or yung service. So for example, ang business mo ay travel and tours. Binayaran ng customer ang ticket sa'yo pero hindi pa nito nagagamit yung ticket. So ito yung tinatawag na unearned income. And ma-earn mo lang ang revenue or income kapag nagamit na ni customer ang ticket. Next, non-current or fixed liabilities. Mortgage payable. Long-term commitment shown by promissory notes and due after 1 year. So ito yung pagkakautang ng business sa creditors na more than 1 year ang term ng bayad. So matagal siya. O halimbawa, ikaw ay nangutang sa bangko ng malaking halaga para sa expansion ng iyong business. But bago ka pautangin ng bangko, dapat meron kang ipre-present sa kanila na collateral for their security. Ito yung tinatawag natin in layman's term na halang, hindi ba? So, pwede itong land, pwede itong building, equipment, or yung business mo mismo. So, once na ma-approve ang loan mo, ito yung tinatawag na mortgage payable. Bonds payable. Corporations, hospitals, and governments issue long-term bonds. It serves as the bonds issuer's commitments or agreement. Interest is paid semi-annually and principal at a future date. So, ito rin ay isang different way of loaning. Instead na mangutang sa bangko ang business, sa public ito nangungutang sa pamamagitan ng pag-i-issue ng bonds. Ang madalas na nag-i-issue ng bonds ay yung mga hospitals, corporations at yung mga governments para sa kanilang expansion and development projects. Merong bond certificate na ibinibigay ang issuer para sa katunayang may babayaran itong utang sa tao. Next is owner's equity, the third element of balance sheet. So ano ba yung owner's equity? Owner's equity or capital refers to the owner's remaining interest in the assets of a business after all liabilities have been paid. So in other words, equity is the difference between assets and liabilities. This is why it is often or sometimes called as net assets. So malalaman daw natin kung magkano ang equity ng kumpanya kapag ibinawas na natin ang lahat ng pagkakautang ni business sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Meaning, ito ang kabuuang halaga ng lahat ng ari-arian ni business after na mabawas ang lahat ng kanyang pagkakautang. Ang term na equity ay nagkakaiba-iba based sa type ng business organization. Kapag sole proprietorship o isa lang ang may-ari ng business, ang ginagamit natin ay owner's equity. Nakaspecify dito ang name ng may-ari. So for example, R. Angeles Equity or pwede ring R. Angeles Capital. So pareho lang yon, equity or capital. So kapag naman partnership, partner's equity. So one equity account sa bawat partner. Kung tatlong partners, 3 equity accounts ang gagamitin. So halimbawa, R. Endozo Equity, R. Gutierrez Equity, L. Alejandro Equity. Okay? So kapag naman corporation, ay stockholders equity ang gagamitin. Or pwede rin tawaging shareholders equity. Ito naman ay ma-encounter nyo sa higher accounting. Usually kasi, sole proprietorship lang kapag basic accounting. Okay? Next is capital. Refers to the financial resources firms can utilize to fund their
operations including cash, machinery, equipment, and other assets. These assets enable the company to provide a product or service for sale to customers. Ito yung investment ni owner. So, naglalagay sila para sa pagpapatakbo ng business o kaya ito yung tinatawag din na seed money or yung kanyang puhunan. Okay? So, ang equity or capital aside from pera, pwede rin itong mga fixed assets gaya ng land, building, equipment, furniture and fixtures, vehicles, and others. So, next is withdrawal. A withdrawal occurs when funds are removed from an account. Kapag nag-withdraw ng pera o fixed assets si owner sa business for personal use, ang tawag dito ay owner's withdrawal. So, pagre-record natin, ilalagay rin natin ang name ni owner like R. Endoso withdrawal or R. Gutierrez withdrawal and so on. Okay, that's it for the balance sheet accounts. Ilalagay ko rin ang link sa ibaba para sa part 2 ng video na to for income statement accounts. Okay, bye!